guhit na may pagkakaiba. Magandang araw muli sa ating lahat. Ang ating life encouragement ay makikita natin sa Psalms chapter 46 verse 10 ang sabi, "Be still and know that I am with you." Sabi yan na verse sa Psalms chapter 46 verse 10. Ako nga pala si Teacher Kalumpang, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto sa oras na ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Guhit na may pagkakaiba, ito ay MAPI R2. Ito ay week 5 to 6. Ang layunin sa araling ito ay nakakaguhit ng mga mukha ng dalawa o higit pang mga tao gaya ng kaibigan mo o miyembro ng pamilya na nagpapakita ng pagkakaiba ng kanilang hitsura ng mukha, ilong, mata, labi, ulo at tekstura ng buhok. Anong hugis ang iyong makikita? Yan, anong hugis yan? Yan ay parisuka, tama ka. Ito naman ay bilog, parihaba o rectangle. Yan ay hugis puso. Anong kulay ng hugis puso na yan? Pula, tama ka. Yan naman ay tatsulok. Ilang sulok mayroon ang tatsulok? Siyempre, tatlo. Ayan, so yan ang gagamitin natin sa pagguhit ng mukha ng tao. Natin, umpisahan natin, iguhit ang mga bahagi ng iyong mukha sa pamamagitan ng iba't ibang hugis. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, simulan natin. Pagdudugtong-dugtongin mo lang ang mga hugis. Gagamitin mo ang mga hugis na yan sa pagbuo ng isang mukha ng isang bagay o isang tao. Gamit ang mga hugis na yan. Makakabuka ng parang robot. So, ayan. Ilang minuto pa? Mayroon ka pang 5 minuto. So, bilisan. Ang maliit na rectangle mata. Ang pula, mahaba-habang rectangle ay bibig. Ang pinakamahalaki at mahabang rectangle o parihaba ay mukha. Ang tatsulok naman o triangle ay ilong. Ang bilog ay yung tainga mo. Okay, time's up. Ito ang kalalabasan ng iyong drawing. Ano-anong mga hugis ay yung ginamit sa pagbuhit? So, ginamit natin ang parihaba, bilog, tatsulok. So, yan ang mga ginamit nating mga hugis. Subukang iguhit ang mukha ng iyong nanay. Okay, start now. Hanggang matapos ang timer. Bigyan ko kayo ng oras. Mukha na ang itodrawing. Okay, extend pa natin. Okay, time's up. Sagutin natin ang mga katanungang ito. Ano ang hugis ng kanyang ulo? Bilog ba o bilohaba? Yan, makikita mo yan sa iyong drawing. Pangalawa, ano ang katangian ng kanyang mata? Bilog, singkit, maliit o malaki? Yan, number 3, ang hugis ng kanyang bibig. Ano ang hugis ng kanyang bibig? Manipis bang labi niya o makapal? Number 4, ang ilong ba niya ay matangos o katamtaman lamang? Number 5, ang kanyang tainga ba ay malapad o maliit? Sa paglalarawan, saang bahagi kayo magkakahawig ng iyong nanay? Saang bahagi naman kayo hindi magkatulad? Ayan. Kung nakadrawing ka, magaling. Napakahusay mo.
Piliin, okay, sana namang halimbawa, piliin sa Hanay B ang hugis na iyong gagamitin sa pagbuhit ng nasa Hanay A. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, ito ang Hanay A, mata, number 2 ilong, pangatlo daliri, pang-apat bibig, pang-lima kilay. Sa Hanay B, ito mga hugis na makikita mo. Okay, start now! Okay, stop. Okay, ang number 1 ay, ayan, mata. Yan ang ginagamit natin kadalasan. Pwedeng bilog. Ilong, tatsulok. Sa daliri, parihaba. Ang bibig, ayan, pwede rin pagbalikta rin ang hugis ng kilay at saka bibig. So, kung tama ang iyong mga kasagutan, napakahusay mo, napakagaling mo. Okay. Gawain, pangatlong gawain. Kapanuto, gamit ang talahan na yan sa ibaba, isulat ang mga hinihinging impormasyon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, tingnan natin ang isang kwento. Si Sheila at Shane ay magkapatid. Sila ay magkapatid. Si Sheila ay may kulot na buhok at singkit na mata. Si Shane naman ay may tuwid na buhok at bilogang mata. Ngayon, paghahabingin natin ang kanilang hitsura gamit ang chart na ito. Pangalan ng bata, paglalarawan sa buhok, paglalarawan ng mata. Okay, ang dalawang bata ay si Sheila at Shane. Si Sheila, ang kanyang buhok ay kulot. At saka si Shane naman, tuwid ang kanyang buhok. Pagdating naman kay Sheila, ang mata niya ay singkit. Ang kay Shane naman ay bilog. Ayan, sino ang kamukha sa inyo? Si Sheila ba o si Shane? Kamukha mo. Kulot ba ang iyong buhok? At singkit ba ang iyong mga mata? Matangos ba ang iyong ilong? O katamtaman lang? Pang-apat na gawain, tingnan ang larawan. Piliin kung saang physical sila nagkakaiba. Okay, tingnan mo nga. Tingnan natin sa kanilang mata, sa kanilang ilong, at sa kanilang kulay. Yan. Makikita natin yan sa itsura pa lang nila, sa physical na katanghian ng dalawa. Tandaan natin mga bata, dapat nating isaisip na sa pagbuhit ng mukha ng tao, ito ay ginagamitan ng iba't ibang hugis, linya at tekstura upang ito ay maging mas makatotohanan. Sa pagguhit din, maaari nating ipakita ang pagkakaiba-iba ng katangian ng dalawa o higit pang tao batay sa kanilang pisikal na kaanyuan gamit ang mga hugis. Hugis, linya at tekstura. So, yan. Ang ating sanggunian, makikita natin yan sa pivot module for a first quarter. Ito ay week 5 to 6. Panonood. Sana may natutunan tayo sa ating aralin. Muli, ako si Teacher Kalumpang, Lilibet Kalumpang, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. God bless. Ingat po tayong lahat.